Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-remove ng Windows password. Download lang natin yung tools guys, nasa baba yung link. Tapos pag na-download nyo na, run nyo lang yung Rufus para gawin natin yung bootable si Windows password editor. Follow lang yung video guys, madali lang to gawin. Yan, browse natin yung na-download natin na Windows password resetter. Select lang natin yung password resetter natin. Yes. Tapos dyan sa may partition scheme, yung mga medyo matagal ng unit, wala pang UEFI, select lang natin MBR. Yan. Sa mga bago na at may support na ng UEFI, select natin GPT. Sa akin GPT kasi may UEFI na yung BIOS. Tapos dyan sa file system guys, select lang natin FAT32 para din na tayo mag-disable ng secure boot. Tapos start natin para gawin na yung bootable. Select lang natin yung recommended. Tapos okay. Hintayin nyo lang matapos guys. Yan guys, tapos na po natin mag-create ng Windows bootable password resetter. Yan po yung account na reset natin guys. Nakalimutan yung password. Local account. Yan. Pwede rin yung email account. Ma-reset din yun sa password resetter natin. Shutdown muna natin guys. Tapos power on natin ulit guys. Punta muna tayo sa BIOS. Press F10. Tapos pag nag-create ka ng bootable, tapos interface yung file system niya, kailangan mo i-disable talaga yung secure boot. Pero sa atin GPT FAT32 na yung ginawa natin. Di na natin kailangan i-disable yan. Tapos press F9 natin para sa boot menu. Select lang natin yan. Flash drive natin na may Windows password resetter. Yan guys, nag-boot siya sa Windows password resetter natin. Sundan lang yung video guys. Madali lang yan. Select natin ng yung nasa unahan. Tapos next na natin.
natin ulit. Tapos hanapin nyo lang yung account nyo na may password dyan. Yan yung sa akin nakalock. Yan yung i-reset natin. Double click mo lang. Tapos reset. Reset change. No lang dyan guys, pwede naman din mag-rollback file. Tapos yan, successfully na modified na natin yung account. Yan lang guys, at na-reset na natin or na-remove natin yung password ng account mo. Restart natin para testing natin kung na-remove talaga. Yun, successfully natin na remove yung password account natin guys. Hindi na po siya nanginin ng password, diretso na po siya sa desktop. Tapos pag need nyo talaga ng password, create nyo lang ulit guys.